By the way, no, I'm Eliza Vargas po, your field manager and Millionaires Club po dito po sa iFern. So ako po, Senior Field Vice President, no? So 2 years na po kami dito kay iFern and Multimillionaires Club. Yes, and kami po ang inyong host for tonight. And of course, no, going back to your question kanina, ano bang meron ngayon? Diba? Siyempre, ito po yung ating sikat na sikat, diba, na Meet the Spartans, imagine, every Monday. Alam nyo po, ito yung favorite ko na araw. Diba? Kasi imagine, may free training tayo every Monday. Isipin mo yun, libre. Diba? Yung mga guests namin, yung 180 participants, wala naman niyang binayaran. Diba? Mamaya pa po pagkatapos nito. Pa-Gcash na lang po. Okay? So, ano, grabe no, apply, alam mo, na-excite ako. Kasi ito, medyo kakaiba siya kasi medyo power couple, diba? Dalawa. Diba? So, apat, total apat yung speaker na mag-share ng story nila ngayon. And imagine, diba? Common po kasi pag sa business, no, minsan negative yung partner. Diba? Sige nga, mag-mention nga dyan or mag-chat nga dyan yung tipong tinago yung mga package nung una, diba, sa mga asawa nila. Yung package daw ay nasa cabinet. Oo, yung diba? Habilin lang po yan, no, kaibigan ko. Oo, diba? Sige nga, baka may nakaka-relate, diba? It's your time, diba? Para isama mo yung partner mo. Diba? Kung negative, may tumatawa, love, diba? So, kung negative pa yung partner mo and tipong tumatago ka pa, alam mo yung pag may kausap ka, pag nag-RBA ka, bumubulong-bulong ka pa, diba? Mm-hmm. So, perfect time po to na isama mo yung partner mo ngayon, 'di ba? Kaya nga marami nang chat sa akin, 'di ba? Na sina-shoutout nila yung mga mag-couple diyan kasi kayo na po, 'di ba, yung kasunod, 'di ba? Imagine, sobrang nakaka-excite. And syempre, importante po na alam po natin, no, kasi dito sa iFern, most of the successful, no, story is mag-partner, 'di ba? Tama. 'Di ba, upline? So imagine, napakasaya, 'di ba, kung meron man dito na mga tipong daming sacrifices, 'di ba? OFW yung partner, meron pong negosyo, no, na pwedeng kasama mo yung partner mo. 'Di ba? Meron pong negosyo na pwedeng sabay kayong nagsasacrifice, 'di ba? Sa no partner daw, 'di ba? Yung isang no partner. Hayaan mo. Huwag kang mag-alala. Mm-hmm. No, pag ikaw marami ang pera, ikaw nang pipili ng partner mo. Yes, 'di ba? So dito po sa iFern, pag successful kayo parehas, parami dito kasi like upline Shello Lino, 'di ba? Upline Rain and Ken. Yes, 'di ba? Diba? So ito po yung mga couple, no, na successful, 'di ba? And hinahangaan dito po sa iFern. So ito na yung time for you. So wag na nating patagalin, love, 'di ba? Oh, wag nating patagalin, ano. Mm-hmm. So ito, introduce ko na sa inyo sa isang speaker natin, ano, and guest natin for tonight. Diba, Senior Field Vice President na dito kay iFern. Diba? Okay. So, grabe itong mag-partner na to. Yung husband niya, nagkatrabaho sa San Miguel. So, hindi ko alam kung bakit ginagawa pa nila si iFern. No? Okay. So, ngayong gabi, ito yung chance na para makilala nyo sila. So, ito, share ko lang, ano, please watch the video. Ayan, grabe, no? So, ngayon pala, love, hindi ka lang matututo, diba? Kikiligin ka din, diba? Yes. So, kaya tumataas ang ating participant. Siyempre, hindi lang sila, no? Siyempre, nakita nyo naman po yung poster, may kasama pa sila na power couple din po. Next power couple po ng Spartans. And of course, no, grabe to, love. Kung kanina, diba, former San Miguel sales supervisor for 11 years and sales admin, no, for 16 years. Ngayon naman, former contractor. Grabe, grabe ano, no? So, ang laki na ng kinikita nito, pero grabe, iniwan. Kasi former na. Diba? Nag-iFern pa din. And former sales manager po, no? For 17 years. Kung mapapansin natin, grabe, ang po-professional ng mga kausap natin, ng mga guests natin tonight. And bakit nga ba, no? Sabi sa caption, lahat sila former na lang. Diba? Exciting. Diba? So, ayan, no, without further ado, Field Manager and Millionaires Club na sa iFern, please watch his and her video. Ayan. Ayan. So, ayan. Hello, hello, no? So, kamusta po? Upline Basil, upline Diane, upline Joanne, and upline Glenn Barley. Ayan. Sige, mauna po muna si upline Diane and Sir Basil. Ayan. So, hi. Hi, fantastic morning from Naga City Council. So, it's our day 12 or
day 12 of our COVID life journey together and lockdown series. Ayan. Yes. Oh. Ayan. So, pinakabahan kami. Okay. So, how about Upline Glenn and Upline Joanne? Hi, fantastic morning. Hi. Yan, hindi kita makita. Ito, wait lang. Yan. Yan. Ayan. Kamusta po kayo? May hangover pa dun sa recognition rally na ginanap dun sa Bataan. And kung napanood nyo yung interview kahapon, yung gandang gabi, Ifern. So, sobrang ganda. May tama pa ako kay Madam Kim. hindi ka nakaiwas, no? Talagang sa poll na sa poll, no? So, ayan, no? Grabe. And our first question, Tara, you know? So, nag-proceed na agad with ano pala to, Miss Universe. Para makalala na kayo kaagad. Yes. Yeah. So, Upline Glenn and Upline Joanne, what's your background po prior to Ifern? Bukod sa sinabi ko na siya kanina, di ba? So, ano po yung background niyo before? So, yung background ko prior to Ifern, graduate ako ng PUP, ng entrepreneurship. Prior to Ifern, 18 years ako sa construction industry as sales manager. Yung huling company na nag-work ako is Republic Cement. Upline Glenn? Ako naman, marami na halos yung nakakakilala, yun, bukod sa pagiging artista. Hindi, joke. Tinitingnan ko lang kung nakikinig silang lahat. So, sa construction industry din ako galing, and yung prior sa Ifern, last year, I'm a contractor. So, sa Pampanga yung ano, mga mostly projects namin. Yun. Yes, thank you, Sir Paolo Avellino, diba? Grabe, no? Isang malaking privilege sa amin na kami yung mag-interview sa inyo ngayon, diba? Isipin mo, construction, isa sa UP, diba? Mm-hmm. So kami, ano, ako, mahilig lang ako nung college ako, mahilig lang akong pumasok, pero hindi ako nag-aaral, eh. Diba? Magkaiba yan, eh. Grabe, kaya sobrang so, honored tayo, diba, na ini-interview natin itong mga gantong klaseng tao. How about Upline Diane and Upline Basil? Hello, I fantastic morning. Ako pala si Basil Morena, former San Miguel Brewery employee, supervisor for employee for almost 12 years. And ano ako, local OFW. Yan ang yung previous ko na. Kasi saan ako na. So. Local OFW, o, diba? Ako naman ang, ano, ang lobby ni lobby. So, I'm Diane Morena. So, I'm a senior field vice president. The grand upline of Spartan Superstar. Hello, team. Nandito sila. So, my background is, I'm a corporate employee for 16 years. And we are a LDR couple for total of 11 years. So, sabi ko nga, yung COVID experience namin ngayon is, sabi ko kala Upline kanina is, ano siya, parang naging advantage siya sa aming dalawa because, kumbaga, ngayon lang kami talaga naging magkasama, di ba? For 11 years, lagi kami magkahiwalay. And this COVID quarantine, is talagang mas nag-deeper is. Mas, ano, kumbaga, para kaming honeymooners. So, ayan. Kasi ngayon lang talaga kaming magkasama. Na aking local OFW kasawa. So, I'm sure, no, out of stock na po yung friend active. Ay, hindi na, bebe. Madami. Magkakaroon ng friend active kami, no? Na sure. Kaya kami naka-red. So, ayan na, no. Alam namin magkakaroon na ng ano, friendly baby. Sunod niyan sa. Ito naman ang second question, ano. Paano na introduce sa inyo si Ifern? So, ngayon ang unang sasagot ngayon si na Basil at saka si Diane. Yan. Ayan. So, kung paano na introduce sa akin si Ifern? Actually, yung nag-introduce sa akin is my good friend, Upline Jai Aydalia. So, sabi niya lang sa akin, actually wala kami plan at all kasi aatin lang kami ng wedding ng friend namin sa Batangas. And then,
yung pauwi na kami, sabi niya sa akin, Madi, open-minded ka naman, di ba? So, meron tayong dadaanan. So, parang yun kagad yung bungat niya. Eh, sabi niya kasi, basta Madi, dapat kasali. So, and then that was May, May 23, I guess. Mating kami ng wedding to Batangas. And then, nilatagan kami noon sa Atimona. And then, the rest is history. Pinuntahan mo kami dito sa Naga. And yun, and then nag-start yung journey namin. That was June 7, 2019. Tapos siya, ano siya, nega. Nega husband. Bakit ka nega? Kasi ano eh, employment talaga yung nasa, ano, nasa top of mind ko. And yun, kaya nega. Pero yun. Nega ka. Nega talaga siya. Not ano, kumbaga after 6 months naging open siya. Nung dinala ko siya sa CCL. So, for 6 months, nag-aaway kami bakit daw ako nag-i-friend all. Buti na lang hindi ako chemist. Alam mo yung chemist? Diba? Chemister umaasa na kung sariling pera ko. Na yung nakita ko yung i-friend, yung naitindihan ko, yung present sa akin opportunity. Since may credit card ako, di swipe. Wala siyang, ano, wala siyang nagawa. Goal lang kami sa i-friend. Yes. Yeah. So thank you. No? So eto naman sina Glenn and Joanne naman. So paano na introduce sa inyo si iFern? Sa amin naman kasi believer kasi talaga ako nung Fernsea, user ako ng Fernsea. So nung si Glenn na-invite siya, then tinanong niya ako kung okay bang mag-join dito. So para sa akin okay lang kasi maganda naman yung product. Although hindi pa namin pinag-uusapan during that time na gagawin namin siya as business. Product lang talaga. Yes. Naalala ko April of 2020. So, nag-start yung pandemic is March. Tapos, sakto wala akong trabaho ng March 16. Kasi hanggang March 15 yung last day ko. Tapos siya busy naman sa work as a manager sa Republic Cement. Na-invite ako ng office mate din namin na architect. Sabi niya, Kuya Glenn, may napunta akong magandang business bagay sa ito. Ikaw yung una kong naisip. So, nakinig, sabi niya, attend ka sa Zoom. At that time, bago pa lang ang Zoom, 2020. Sabi ko, sige, attend ako ng Zoom. Pero, hindi ako nakinig. Ang naalala ko lang, Fernsea. Tapos, after 2 months, dumating yung packages namin. Galit na galit ako. Kasi hinahanap ko yung Fernsea dun sa package. Eh, sabi ko, ba't walang Fernsea? But, ayun, nung binasa ko, yung Fern Active naman may sodium ascorbate. So, all same company din naman halos. So, talagang nung una, ano lang, products lang. So, yung 25,000, yun yung ano, ang sinimula namin. Grabe, no? So, alam nyo po, yung ganong story na products lang, di ba kasi si Upline Dayan, nung nagpunta kami sa Naga, products lang din talaga. Di ba talagang standard lang daw, standard, ganon. Hmm. So, imagine products lang, pero ngayon senior field vice president and field manager. So, baka po may mga participants tayo dyan, di ba, na sige, products lang, try ko lang, di ba? Pero imagine po, nag-grow po yung network po nila, di ba? And sobrang lumaki yung team nila. Naalala ko nung punta natin doon. Parang kahiyaan lang, no? Sabi, sige, Madi, join ka na para lang pambili ng Crocs. 'Di ba? Yes. So habang nabiyahe kami, ay magdadagdag daw ng account, ay magaganito, 'di ba? So grabe na 'yung biyahe, no? So worth it naman, 'di ba? So ayun, yung third question, no? Okay, so why and how did you join iFern? So cash po ba kayo or credit card? Si okay. Anong account daw and bakit? Okay, Upline Glenn and Upline Joanne po muna tayo. So, sa amin, credit card yung ano, yung ginamit namin, premium plus yung hindi, account. Premium. Premium yung account namin. And then bakit kami nag-join? Gusto lang talaga naming maka-discount. That time April, walang available na Fernsea or mga vitamins dito sa mga drugstore sa Antipolo. So, sakto, sabi, ayun, may vitamins eh. Kami, believer naman kami ng ano ng supplements. Ako, lalo na ako. Kasi sa family ko, malakas kaming gumastos sa supplements. Iniisip ko kasi, instead na gumastos ako sa maintenance drugs or kaysa magkasakit, mag-supplements na lang. Kumbaga, prevention is always better than cure. So, sakto naman,
dahil nga wala akong trabaho noon, sabi ko, mami, magjo-join ba tayo? Sabi niya, oo. Sabi ko, wala akong cash. So, credit card niya yung ginamit. Okay. O, diba? So, credit card, si Upline Joan and si Upline Glenn. How about Ate Diane and Sir Basil? Yung, alam niyo naman yan, diba? Kasi kayo yung nag-process ng pay-in namin. So, credit card talaga is the key to success in IFER. So, yun. Isang standard lang kasi nga, last minute kasi, ayoko na nga din mag-join kasi nega siya, nega yung nanay ko. Ayaw nila ko suportahan. Kaya lang, sabi nga ni Upline Jack, grabe ka naman. 7,799 pa nun eh. Parang wala ka bang, parang challenge na ako, wala ka bang ano, wala, ilang crocs lang yun. Ikikita naman tayo na 3,000. So, credit card, standard, day one, day two, nag-add na ako ng account. Hindi pa natapos yung 1 month, naka-family package na ako. Lahat yon all credit card. Tapos yung after 6 months, na nag-field manager ako, dinala ko si Lavi. Lavi kasi, my Lavi. Sa CCL, napakinggan niya si Sir Tom, sabi niya, magkano ba yung kailangan mo pa? Diba? Pwede ka tatulungan. Binigyan niya ako 100,000 cash. Oh, wow. Diba? Haba nung hair. Diba? Haba. Binigyan niya ako 100,000 cash. Sabi niya, sige, bumili ka pa ng kailangan mo. So, yun. Diba? So, grabe, no? So, huwag nyo mamalitin yung ano. Ano ba, may mga kaibigan kayo na pwede nyo palang alukin na, grabe naman, wala ka bang ganito? Diba? Nakakabili ka nga ng Crocs. Diba? So, what if yung ano, ano ba naman yung standard? Diba? Eh, para naman magiging vitamins nyo, parang katulad ka na Glenn at kay Joan, gagamitin din naman nila for personal use. Pero, alam nyo, yung mga inalok na ganyan, diba? Sina Diane and sina Basil and si Joan, si Glenn. Diba ngayon, grabe naman yung account nila. Iba naka-family package. So, huwag yung ismolin yung standard. Papunta pala yan sa family package. Diba? Tsaka ang matututunan mo doon, diba? I-target mo pala yung mga, alam mo yun, mga supervisor, diba? Yung, kasi sila yung talagang may credit card and instant pay-in pa. Diba? Imagine, instant pay-in ba si Upline Joan and si Upline Glenn? Like, Upline Diane? Hindi. Si, bali, August na. Parang April, May, June, July, August. Nauna ako, tapos nung naubusan kami ng products, saka naman yung account niya. So, talagang wala sa business. Kasi that time, kumikita naman eh. Kumaga maganda naman yung income niya as manager. Tapos ako, maganda yung income ko sa construction. Nung sabi ko, bibili ulit ako. Noon, sinuggest na sa akin nila Upjelly na, o yung family mo naman ang i-member. So, bali, parang siya nag-start August, pero yung business, after almost a year pa namin ginawa. Wow. Diba? So, eto. May pang-apat pang tanong kasi, diba? Hmm. So, how do you feel now? Ito na yung nakaka-excite na tanong. Kanina nung binasa ko siya noon, ganda nung tanong. How do you feel now that you are doing a non-traditional business? Tapos, networking pa, ba? Diba? Lalo na po kayo ng mga professional. Supportive po ba ang asawa mo? Unahin natin sino, love? Sina Glenn at tumatawa siya. Meron parang ano, may... Mukhang may hugot, ba? Diba? Oh. Sige, alamin natin ang hugot ni Sir Glenn. Ayan, sige. Well, so at first hindi talaga ako believer ng networking. Kasi dati meron na rin kaming experience na hindi ganoon kaganda sa networking. Nagkaroon pa nga kami ng utang before. But then nung nakita ko yung asawa ko na inaaral niya yung iPhone, inaaral niya yung sistema. May style pa nga po. Oo, nakaganon pa siya. Naka-Rolex kasi, kaya nakaganon. Nung inaaral niya yung iPhone, inaaral niya yung sistema, ay ako, nega ako. Hindi naman nega, pero hindi ako yung talagang full support sa kanya. Ang discarte niya, sabi niya sa akin, Mami, attend ka ng RBA. So ako naman, hindi ako nag-a-attend talaga. Ang ginagawa niya, pag may RBA, pupunta siya, nakabuntot siya sa akin lagi. Kung nasan ako, pag may RBA, nandun din siya. Tapos yung cellphone niya, ang gagawin niya doon, yung speakerphone niya, yung pinakamalakas. So kung nandun ako sa bahay, akit siya, naka-speakerphone yung RBA. Tapos pag sa baba, nasa baba ako, bababa din siya, naka-speakerphone yung RBA. Minsan, hindi pa na kontento. Sa TV namin, doon yung RBA.
So yung buong bahay namin, taas baba RBA. So ako parang hindi ako nag-attend ng RBA, pero dahil lagi siyang nag-RBA at nakabuntot siya sa akin, wala akong choice kundi makinig lagi. Kaya medyo unti-unti, parang little by little, medyo nababago yung mindset ko. So, thank you, Upline Glenn. No? Binigyan mo ng tip yung mga husband and yung mga wife na nandito. Diba, correct, speaker? Correct. Yung pagkatodo. Kung meron kayong mga asawa na ayaw pa, yun pala yung sikreto. Mm-hmm. Gamitin nyo na yung TV nyo. Paano, nakakatawa pa dyan. Ang nakakatawa pa dyan, pag kumakain kami, yung mga anak ko, ay fern din ang topic namin. So, kahit sila nanonood ng TV, sasabihin ko, o selfie kayo sa TV habang nanonood ng RBA, meron kayong prize. So, ganon. So, more time for cellphone o kaya sa mga gadgets, ganon. So, yung mga headset nyo, ayan, yung mga earphone nyo, tapon nyo na muna o kaya patuloy nyo. Kasi mas effective kapag naka-loudspeaker. So, lahat sila sa bahay, Ifer, na ako na lang yung naiwan. Ano yung sinasabi ko? Kasi yung ako ng mga anak namin, Mami, pagbalik mo ng work, huwag ka nang mag-work sa iba. It's Ifer or nothing. So, ganun yung mga anak namin. Ang galing. Kaya pala tumatawa si Sir Glenn, di ba? So, di ba, ang ganda ng business natin, nagte-text si Ifern. So, ang style ko, pag alam kong may papasok sa akin, yung cellphone ko, iniiwan ko kung nasaan sila. So, sasabihin ko, pakicheck nga yung phone ko. So, makikita ng mga bata, Daddy, you have 40,000. Sasabihin ko, lakasan nyo pa para marinig ni Mami. Ang witty, di ba? Kaya tumatawa yung crowd, oh, di ba? Ang galing ni so, Sir Glenn. Alam nyo na guys, no, anong gagawin nyo. Pag alam nyo yung pag-encode. Even yung mga bata, nagtataka, Daddy, how do you get so much money? So, sasabihin ko lang, iPhone. So, nakikita nila, nag-enjoy ako, tawa lang ako ng tawa, pero nakikita nila, binabrowse nila yung cellphone ko, nakikita nila yung income. So, nakakatuwa. Hindi ako nahihirapan mag-convince. Okay. So, Sir Glenn, no, kailan yung time na naisip nila or natanggap nila na naiintindihan nila yung support? Pag may sizzle, so sa TV naka-play yung sizzle, tapos Facebook pa ni Joanne yung ginagamit namin. Kaya no choice siya, Facebook niya yung ginagamit. So nakikita ng mga bata, ina-awardan ako. Wow. So very proud sila. Powerful talaga yung event, diba? Yes. Okay, so si Upline Dayan, sige, baka nakakatawa din yung story nung kay Upline Dayan, no? Makakuha din tayo ng tip. Kasi nga, di ba, during the time na nag-start ako sa iFern, hindi naman talaga kami magkasama. Kasi nga, sa isang buwan, umuwi lang siya dito, Saturday lang ng gabi, or Friday ng gabi, tapos aalis ng Sunday ng umaga, or Monday ng umaga, mga ganun. So, kumbaga, in a month, meron lang akong 2 days na, love you time. So, madalas pa, inis ako or galit kami sa isa't isa kasi nga, mega nga, inainis nga ako kasi hindi niya naiintindihan na bakit ginagawa ko si Iper. And then, pag nandito siya, pag umuwi siya, alam niyo yung kwento mo, di ba? Kahit natutulog ako, ganyan din, upline na ginagawa ako. Siya, lahat RBA yung pinapanood, kahit gabi, alas 12 na lang gabi, yung nire-review niya, yung mga YouTube. Sabi ko, hindi ko pa nami-memorize yan. Okay. Anyway, yung talaga yung niya, parang yung commitment ba dun sa iFern. Ganun pala yun. Kaya, pero dati, hindi ko talaga siya kasi, di ba, may income naman, tapos, and ako talaga, since pinanganak ako na, hindi talaga ako ganun ka business-minded. Kaya, So, yun nga, since nag-pandemic, di ba, nag-pandemic, tapos nagka-COVID, hindi na kami nagkikita, that was last year. So, hindi na kami nagkikita, sabi ko, ano na mangyayari, baka magka-COVID ka dyan, magka-COVID kami dito. Tapos, yun yung 3 hits yung Bicol region na Baguio, nawala siya. Just imagine kung gaano kahirap na ikaw lang mag-isa dito, yung asawa mo na sa Mindoro, hindi makauwi kasi nga wala biyahe,
So parang yun yung naging ano namin, yun yung naging turning point na nag-decide din siya na talagang mag-resign siya sa San Miguel ah. And talagang kasi 'di ba sabi mo mas malaki na yung income ko sa kanya. Dumating sa point na kita ko talaga, kita ko yung check niya na mas malaki pa dun sa income sa sa employment. And sabi ko, si Dean, hindi talaga siya Bicolano. Kumbaga, and nakakreate siya ng network dito sa Bicol. And sabi ko, why not i-try ko din kasi Bicolano ako. Kaya yun yung naging turning point talaga. Tapos sabi ko sa kanya, bilhin na kita sa ano, sa San Miguel. Diba? Pag malaki yung income mo kay Mr., pwede mo nang bilhin dun. Kasi sabi ko sa kanya, kumbaga for 11 years na mag-jowa kami, or naging mag-asawa, wala naman issue sa amin yung third party, o hindi ko din alam, di ba, kung nandun siya sa ano, hindi ko kasi alam, di ba? Parang hugot ah. Pero, ang alam kong third party sa amin talaga is yung trabaho niya, pero wala kaming choice, di ba, that's our bread and butter. So, di ba, kaya lang, nung time na dumating si iFern, this is really our saving grace. Kaya nga, di ba, kung bakit namin ginagawa si iFern, ako kasi personal, laki ako mga downlines na mga titulado. Di ba? May mga, ano pa ngayon, lisensya pa eh. Di ba? Pero sa totoo, pag paycheck nila, maliit yung income. Kulang. Di ba? Eh kami, I do this, di ba? Ginagawa namin to. We let go of our corporate job, di ba? With all the benefits and all. Pero, alam namin with high hopes and faith talaga in iFern na talagang this business is really for us. Sabi ko nga sa kanya yesterday, grabe labi, 10 days na tayo or 11 days na tayong lockdown. Diba? Pero hindi nag-stop yung income ko sa iFern. So kaya ako, loud and proud, diba? We are proud that we're doing this non-traditional business. Diba? We also have our traditional business kasi after niyang sa San Miguel, since yung house namin is maliit, diba? Hindi pa kayang i-open for the team, what we do is nag-put up kami ng cafe, milk tea and pizza shop dun sa ancestral house nila. So, yun yung parang headquarters ng team ko. So, every time may meeting kami, kasi ganun din eh, di ba? Lumalabas din kami, expend ako sa labas. So, at least, we have our business, small business na yun yung, ano, kumbaga, yun yung venue namin for iFern event. And, ang laki ng difference na sa iFern talaga tubong lugaw agad. I mean, kung tatrabahoy mo siya, so, compare mo dun sa traditional business namin, di, totoo talaga, because we compare it based on our experience. Yes, and alam nyo, napansin ko, upline Dayan, no, nagmamatter talaga yung result, di ba? Kaya din na-push din si Sir Basil. Diba? Kasi nung sa journey ni Upline Dayan, no, na nakasama namin siya, lagi niya talagang hinihit na tumaas pa ng tumaas, na ma-hit niya, parang mas mataasan yung income ni Sir Basil, diba, Upline Dayan? So, yung pala, talaga nag-ano din sa kanya yun na, teka, parang mas mataas na yung income sa akin ni Upline Dayan, diba? So, dito po, pag may mga partner kayo dyan, baka nag-iisip kayo, bakit kaya hindi pa niya ako sinusuportahan, diba? Minsan, isipin din natin, it really matters yung ano, kumbaga yung result, 'di ba? Kasi baka mamaya nanonood lang sila. 'Di ba? Pasimple lang, nakikinig lang sila. Pero alam, parang inaantay ka lang nila na may mangyari sa iyo, 'di ba? Naka-support din 'yan, 'di ba? Tiwala ka lang, 'di ba? So, ayan, panglimang tanong, Upline JM. So, ano yung tatlong valuable lesson na natutunan mo sa business ng ano? Ito? Na hindi mo natutunan sa labas. Oh, 'yun. Upline Dayan naman. Okay, so share na lang kami. Yeah, share pa rin. Mag-share ka naman. Yeah. Siguro yung first, yung sabi niya kanina, di ba yung... Yung sa networking, first lesson is yung, ano na, yun talaga. Kasi yung, since last year na nag-start yung pandemic, ang realization talaga ng tao is consciousness or yung awareness sa health kasi 'di ba ang COVID wala naman talaga siyang gamot eh. It's more on yung immune system palakasin kaya sabi ko itong iFern talagang ano siya perfect timing siya sabi mo kasi sa San Miguel and yun nga
sa yung siyempre pag buhay kasi ang product namin sa beer, siyempre ano siya, beer is more on enjoyment, celebration. Kahit di ang sabi nga ng ano ni Sir RSA ni Ramon ang beer daw is kasama sa lahat na emotions ng tao. Pag may problema ang tao, iinom ng beer. Pag masaya, iinom ng beer. Pag brinik ni Jowa, iinom ng beer. Kumbaga, at back. And kumbaga, yung sa amin naman, yung lifestyle namin noon, more on hindi talaga yung sa health, hindi masyado ano. Kasi pag kami ang buhay lang namin is trabaho, tapos inom, outlet visit, beer plaza, mga events, yun ang ano namin, yun ang happy lifestyle. Masaya sa o ano. Ayan. Perception kasi magiging iba na eh pag may family ka na. Tapos, yun yung first, health is wealth. Second talaga, alam mo yun, ako lagi naman kasi ako nagsasalita based on sa puso ko, di ba? So this networking, di ba? This iFriend, ang natutunan ko talaga dito first is really, ito yung lagi ko kasing sinasabi that ano ba yung life purpose mo, di ba? Di ba, very important. Our life here in Earth is temporary, di ba? You don't live by yourself, but you live by your purpose. And for me, talagang this, ano, this iFriend and networking business, talagang natuturan ko dito that, alam mo yun, you can be really a blessing to everyone, di ba? Ito din yung, kumbaga, natutunan ko rin dito na akala ko noon mabuting tao na ako, di ba? Pero mas magiging mas mabuting tao ka pala pag nasa iFriend ka. So, yun, yung second. And then yung third is most important is yung family, marriage, di ba? And being a parent. Why? Kasi for a long time, I'm very strong. Alpha ako, alpha yung personality ko, alpha siya. So for 11 years, hindi kami magkasundo. Diba? Like, LDR na nga kami, lagi kami magkaaway. Lagi may time pa kami. 3 weeks, di ko siya kinakausap kasi naka-block siya sa akin. So, parang ano mo yun, yung cycle, nakakapagod. Sabi ko nga kung hindi lang talaga si Ifer yung saving grace namin sa financial and sa health, but also on our marriage. Kasi siguro kung hindi pa siya umuwi noong December, wala na siguro ang love in it. Ano yun, yung talagang this networking business, talagang kaya napaka-ano siya sa puso ko kasi ano siya ito yung nagbigay sa amin na talagang mag-hold on the family. Ito yung nakasave sa amin financially, health, and yung marriage kasi talaga mas pinag-ibay kami eh. Dati kasi may pera ako, may pera siya. Wala akong pakay sa pera niya, pera mo, pera ko lang, di ba? Ganon. Pero ngayon, pera namin. Ano na kami, ngayon lang for 11 years, ngayon lang kami talaga naging parang couple as one na talagang we understand each other more and talagang this networking is a limitless opportunity na parang pwede mo talagang gawin eh, basta tingnan mo lang talaga yung, ibahin mo lang yung perspective mo, di ba? So yun, kaya ano ako, loud and proud and I love networking. Because yun talaga yung ibinigay nila sa akin. Diba? Hindi ko love it. Kiss! Sarot. So, ito naman, no? So, yeah. So, ito. Kinikilig yung mga natin mga participants. Kinikilig talaga yung mga participants natin, diba? So, ayan, kay Sir Glenn naman and kay Upline Joanne. Very similar yung ano, yung story din namin sa kanilang dalawa. So, napaka-alpha din itong ano nitong katabi ko. Pero siya kasi yung manager. mas maraming pera. So dahil lang din sa COVID, so sa pandemic, so si iFriend din yung parang nag-save. Pero siya yung magsha-share. Nagtitigan po. isa sa mga natutunan ko din, yung maging supportive tayo sa mga partners natin. Yan yung sabi sa akin ni Madam Kim dun sa Fearless nung nag-usap kami. So, kasi yung mga ginagawa din naman ng mga partners natin, para din naman yun sa buong pamilya, para sa mga bata, sa mga anak natin.
And sabi nga ni ano ni shout out kay Upline Levy. Hi Upline Levy. Sabi nga ni Upline Levy, 2 is better than 1. So kung si Glenn nagagawa niya yung yung iPhone, yung networking business, kaya ko din. Siguro kailangan ko lang ng guidance galing sa kanya. Yun yung number one ano lesson na nakuha namin. So dati kasi hindi siya nakikinig sa akin. So importante yung resulta. Tapos yung number two, yung always be open to new opportunities. Kasi totoo naman yung mga alpha, whether male or female, magagaling sa ano yan eh, magagaling sa corporate world. So kaso nung pandemic, tatamaan ka talaga eh. Parang kami, loud and proud kami na dalawang beses na kami tinamaan ng COVID, na nag-COVID positive. Pero dahil sa iFern, hindi kami natatakot. Una-una sa health namin, kasi alam namin mataas immune system namin. And pangalawa, may 6-digit income pa din kami at the end of the day or at the end of the month. And kung kahit anong position mo ngayon, kahit anong title mo, kailangan maging open ka for new opportunities. Kahit nasabihin mong 1 million na kinikita mo, bilog ang mundo. And yung pandemic, marami talagang tinuro sa atin yan. So, and gusto kong sabihin doon sa mga may, ano na, may trauma sa networking, tandaan nyo po, hindi lahat po ng networking pare-pareho. Huwag kayo mag-prejudge. Napakaganda example sa akin yan. Imagine pang 443 millionaires ako ni iFern. Ibig sabihin, every year may 100 plus na nagiging milyonaryo dahil sa iFern business. So numbers don't lie. Hindi mo yun mapagkakaila. So maging open kayo sa opportunities. So yung pangatlo siguro, kasi nakikita ko dun sa asawa ko na para siyang si ano eh. Yung na-observe ko, para siyang si, nung na-meet ko si Sir Tom during the Fury Best event, para siyang si Sir Tom. Dalawa lang yung ano niya eh, dalawa lang yung goal niya. Number one is yung prosperity. And then pangalawa, yung makatulong sa ibang tao. And doon, talaga proud ako talaga sa kanya. Kaya, ito ako ngayon, sinusuportahan siya kung ano man yung gusto niyang industry or negosyo na tahakin. Ang haba ng hair ni Sir Glenn. Diba? Pero grabe itong session na to, no? Itong mga guests natin. So ito pala, lahat ng nandito mga nag-positive. Diba? Pero may income. Yun ang malupit. Yes. Diba? Ganun kaganda ang iPad. Anadayan, mag-partner kayo, kami. Diba? So pero grabe, 6-digit pa rin yung income. So saan ka pa, diba? Tsaka love, no, na-realize ko kanina habang nagkukwento silang apat, diba, na yung iFern hindi lang talaga siya pera-pera lang. Alam mo yun, iFern pwede ka din niyang ipag-couple kayo, mas mag-band pa kayo lalo. Diba? Kasi dito, no, susubukin talaga yung personality mo eh. Diba? Lalo na minsan, pag alam mo yun, na-experience nyo ba sa mga guests natin, yung may RBA ka, tapos magka-away kayo. Diba? Then pagkaharap mo dun sa Zoom, ibang ngiti ka na, diba? Ibang ikaw na, parang, diba? So parang doon pa lang, minsan, lalo na pag may downline ka, no, na kasama mo, diba, biglang magka-holding hands na kayo, magkabati na ulit kayo, diba? Kasi doon yung mga tao, diba? So parang mas lalo pa kayong sinubok talaga, no, yung relationship nyo, hindi lang din naman sa pera-pera yung iFern. So kaya alam nyo na po, no, mas masaya nakasama yung partner dito sa iFern, dito sa business na to. Ito yung business na hindi mo kailangan itago yung mga package mo sa cabinet nyo. Diba? So, maging proud ka, no? Like, Upline Dayan, diba? Proud networker na ngayon. So, diba? Biroy mo, sabi nga niya, na-save din yung marriage nila. Diba? Mm-hmm. So, iba, hindi lang basta business si iFern. Diba? Thank you, iFern. Thank you for inactive. Kami, oh. Active love, eh. Oh, diba? So, ayan. Down to our sixth question. Okay. Ano yung isang bagay, no, na nabago sa asawa mo simula na nag-iFern siya? Ito super exciting. Yeah. Sige, Upline Joanne and Upline Glenn muna. Yung nabago, coming dun sa trabaho niya as contractor. Kasi dati,
pag umaga, mga 6 a.m., may tumatawag na agad sa kanya. Nagre-ring na yung telepono niya, pati ako nagigising na ako may problema sa site, kailangan pumunta ka dito, kailangan solusyonan yung ano, yung mga yung ganito, yung ganyan. So ngayon, sa nung nag-iFriend siya, ang napansin ko, lagi siyang ano eh, parang lagi siyang masaya. Tapos nagigising siya hindi sa stress, nagigising siya sa text na 1-6-1-6-1-6-1-6. Ganon. Yun yung alarm clock niya. Ganon. So, yun, parang mas masaya siya gawin yung iFern kesa dun sa trabaho niya before as contractor. Yun yung sa akin. Tapos yun sa kanya naman, syempre, unang-unang nabago sa kanya nung nag-iFern siya, yung itsura. Okay. Nagmukha na siyang ano, nagmukha na siyang hindi stress kasi before kahit 6-digit salary niya, hindi mo yan makakausap, lagi nakabusangot most of the time. Ngayon, ayan, numingiti na, tumatawa na. Mm-hmm. Oo, tapos saka ngayon, parang yun yung kulang sa atin pag nasa employment tayo eh, yung tulog. So nung nag-iFern siya, gigising siya kung kailan siya matapos matulog, parang ganon. Tapos basta nagbago yung itsura niya, nagbago yung health niya, so hindi siya sakitin, and siya yung unang nagka-COVID kasi, so medyo natakot kami dahil nawalan siya ng panlasa. So 1 month bawal kami lumabas. So thank you talaga sa ano, sa iFern. And ngayon pati baby namin, so imagine, maniniwala ba kakapanganak lang yan? So, nagka-iPhone baby kami. three months. So, yun. Kaya, tonto ako kasi bukod sa income, meron ding, syempre, pagbabago sa health. Saka yung outlook sa buhay na hindi mo kailangang maging stress para lang kumita ng malaki. Kumbaga, merong iPhone. Kailangan mo lang maging open-minded. Yes, syempre may mga Aurora Beauty products din tayo, 'di ba? Kaya lalo gumaganda si Ma'am Joanne, 'di ba? Okay, so how about Upline Diane and Upline Basil? So una, may buhok na siya. Ate, kasi kalbo siya, as in nakalbo na siguro sa stress sa sagigil. Yan. Pangalawa, may time kasi especially yan pag first week niya, bawal ko siya istorbohin kasi MOR ang week nila yan. Ibig sabihin, busy siya gumawa ng presentation kasi magpre-present siya sa boss niya ng ano, ng yung performance na last month. Tapos, yung last week naman, bawal ko din siyang kulitin. Parang huwag kang makulit. Parang minindset niya na ako na ganun. Kasi bakit? Naghahabol siya ng benta. So parang, alam mo yun, yung misan LDR na kayo, misan na lang kayo magkausap. Pero since grabe yung toxic niya sa work, di ba? So, nag-away pa rin kami. So, ngayon, na nag-iFriend kami pareho, di ba? Wala nang fight, di ba? Love na lang always. As in, ano na lang, we just to understand and support each other. Kasi sabi ko nga, during the time na alaki na sweldo niya sa Miguel, may trabaho ako, may trabaho siya, tapos si 6-digit income ako sa iFriend, tapos malaki, di ba? Kung in a month, malaki talaga. Pero, in exchange of, wala naman siya physically dito. So, ngayon, na nag-resign ako. Kasi, kahit nung nag-resign siya, hindi pa naman ako agad nag-resign. So, parang hindi pa rin talaga kami nakikita. Kasi busy siya dun sa ano, nasa Florentisa siya, tapos ako, nasa work, tapos gabi na ako uuwi, di ba? Kumbaga, sabi nga niya, dapat may time pa rin tayo together. Ngayon, na nag-resign ako, September 15, di ba, labi, sulit na sulit mo 1 month eh. Kasama mo ko eh. So, talagang, yun talaga, yung ano, na mas light, mas magaang yung buhay kasi nagkakasundo na kami. Isa na lang yung one common goal na lang kami. To love each other. Parang ano, very romantic. Yung sa akin naman, yung kay Diane, kay Lavi, yung ano yan, last year kasi, yung hindi pa siya nag-iFern, yung difference is, yung mas ano siya, mas naging open sa parang sa mga socialization, in a way na yung mga biroan,
Tapos dito naman sa Naga, mas marami yung circle of friends niya dahil nga sa networking. Kasi ito naman sa networking, dito ko natutunan na compared sa mga traditional na business, di ba pag may traditional business ka, isisikreto mo yung mga learnings mo, ano yung mga strategy mo sa negosyo mo. Pero pagdating naman kay iFern, hindi. Kailangan mo siyang i-share. Kumbaga, meron nga dito ano, yung people helping people business. Parang gano'n. Kumbaga, kailangan mong i-share yung system ni iFern. Parang tumita din yung mga downloads mo. Parang yun. With that, yun ang parang mas naging broader yung ano dito. Yung network ni Tian, yung mga friends niya. And yung nag-networking kami, doon namin mas nakilala yung mga, yung kung sino talaga yung mga totoong friends. Tama. Kasi may mga tao din na, ano, yun nga. Lalo na ngayong COVID. Na-COVID kami. Na-identify yung mga true friends. Yes. Okay. Grabe. Dahil sa iFriends, si Ate Diane may nahahawakan na. Ay, oo! Naasawa, nakamay. Oh, wait lang. Yes. Okay, so grabe no, paganda ng paganda yung mga sagot ng ating guest for tonight. So sige, proceed tayo sa second to the last question no. So upline Glenn and upline Joanne, how do you see yourselves doing together doing iFern ending this year and 5 years from now? Oh, diba exciting? Yan yung target ko talaga, maging power couple. So, nung January, nung nag-attend ako, sinabi ko yun sa inyong dalawa and kay Up Crystal and kay Up Carl, sinabi ko, gusto ko next awarding, yung kickoff, umakyat din ako sa stage. So, thankful na nung last recognition na rally, parang 4 beses ako umakyat sa stage. And ang goal ko talaga, makasama siya. Kasi before the work, kung nasan siyang company, sinasabi ko lagi, na pwede ba akong sumama dyan sa'yo? Ayaw niya. Kasi ganun siya ka-focus sa trabaho. Kumbaga, parang yung sinasabi ni Updayan, hindi mo siya pwedeng istorbuhin. Pag nagtatrabaho siya, talagang focus siya. Parang yun yung ano, third party namin, yung work niya. So palagi kong pinagseselosan yung trabaho niya. And dito kay iFern, maganda, kahit magpagalingan kami, lalaki yung network namin. And ayun, shout out dun sa mga power couple din na kasama namin dun sa recognition rally. Yan, sa mga downline namin. 5 years from now, ang nakikita ko, mas malaking grupo. So, hindi lang sa Cavite, kundi pati sa Pangasinan, sa Palawan, sa Iligan, sa Butuan, sa Laguna. And ngayon, mas dumadami pa yung, ano, yung mga member namin. And yung mga gustong sumabay talaga, in 5 years, kung ano yung kayang i-hit sa iFern. Last recognition rally, nakita ko kayang kumita ng 7 million tax-free incentive kay iFern. Basta gagawin mo lang siya ng 5 years tuloy-tuloy. So in 5 years, sobrang ano, hindi ko ma-imagine yung buhay na kaya kong kunin kay iFern. Kasi imagine magpa 5 years pa lang si iFern or 5 years pa lang ngayon, pero 5.2 million na ang top 1. Meron nang nakakahit ng 7 million rewards and incentive. Merong nakakahit ng 1.1 million sa rebates monthly. So, kailan ka gagalaw? Kailan ka sasabay? Pag 50 million na ang ano, top 1, pag halos lahat nakakakuha na ng 7 million. So, kay Ivern, kung ano yung kaya naming i-hit, i-hit namin. And sobrang thankful ako sa grand upline ko kay Up Jelly. Kasi siya talaga yung nagpo-push sa akin na gawin talaga or ilabas ko yung sipag and galing ko dito sa iFern. So, swerte tayo sa Spartans. Sobrang swerte natin kasi alam na natin kung saan papunta. So, parang this end of the year, alam mo na kung saan ka papunta. Gagawin mo na lang. And in 5 years from now, hindi ko ma-imagine kung gaano kalaki ang Spartans. Wow, congrats. No? So, ayan. hindi pa nasa si John. Si Upline John daw. So siguro sa akin naman, yung mga vision niya, yung mga gusto niyang gawin, susuportahan ko siya all the way.
Yun yung masasabi ko. Okay. So short but ano, 'di ba? Meaningful. So yun, 'di ba? Nagpapakilig tayo, ba? So shout out nga pala no sa ating power couple, Upline Cello and Upline Byron. Nandiyan sila, 'di ba? Sila na din ang susunod kila Upline Cello and Upline Byron. How about Upline Dayan? Ayan. So actually kami lagi ko itong sinasabi nga lately kasi makausap kami ni UpJM. So, naging SFBP ako doing the business 2 years and 3 months part-time. Diba? Part-time ko siyang ginawa. Pero pusong full-time. So, yung araw, yung grabe din talaga yung commitment and sacrifice that inano ko dito, di ba? So, ngayon, na nag-full-time ako, nag-last day ako September 15. So, mag-1 month na kaming jobless, di ba? Jobless with income. Diba? So, ang ano ko, yung balance of the year, kasi anyway, work in progress pa rin naman, sabi ko ka FJM, sabi ko, SFBP ako, but madami pa akong kailangan matutunan. Diba? Wala, hindi ko pa alam lahat. So, ngayon, yung balance of the year is talagang mas magpo-focus kami ni husband to really work things out together kasi mas magaang gawin si iFern kung walang kontra. Diba? Yung talagang ano eh, pag sinabi ko sa kanya, labi ang tingin mo, misa nga siya pa yung nag-remind sa akin, ganyan, ganyan. So, yan. Tapos, syempre, yung team namin, di ba, to inspire them more and show them that posible talaga yung prosperity life that iFern can offer. Kasi kami, di ba, we let go of the corporate job that we had, di ba, we have. And talagang with high hopes, 100% belief level namin sa iFern that hindi kami mawawalan. And basta idiretso lang, di ba? Kapit lang dun sa vision ng company kay Sir Tom. And 5 years from now, di ba? Isa na rin. Di ba? Baka PD na ako that time. Di ba? Yes. SFP. Tapos, magkasama kami ni husband. Siyempre, ang dream ko dito, magkaroon kami ng office, di ba? Kung wala pang office dito, siguro a bigger house for the family. So, may headquarters din yung grupo ko. Kasi, anyway, mas masaya yun, anyway, makita na sama-sama kami. And then, mas madaming leaders na talagang nabago yung buhay. Kasi talagang ngayon, alam mo yun, mahirap, hindi naman mahirap, it's very challenging, especially right now na yung COVID, di ba? Pero it's really part of the game, eh, di ba? Yan yung magpapalakas sa'yo. Eh. So, matira mayaman dito. Regarding COVID na yan. Sabi nga ng leader ko si JR, ma'am, COVID lang yan, superstar ka. Ayan, di ba? So, bago matapos ang 2021, maraming power couple from Spartans, di ba? I-claim na natin yan. Okay, so, type 1, di ba? Sir Basil naman. Yung sa akin, 5 years from now, so hindi kasi ako ganun masyadong maganin. Masang goal ko lang is kung ano yung support ni Lavi sa iFern, kung sino ba ang pupunta namin, yung mga prospects, yun. Full support. Tapos, yun, sa syempre, yung sa ranking, mag-rank up. Kasi, syempre, may mga downlines din kami na nag-ano din sa amin. Nakatingin din sa amin. Ayan. So, ito ano, ito na yung last question natin. No, unang sasagot naman na sina Basil at saka si Deanna, no. So, ano yung ma-advise mo sa mga member, no? Na naka-standard pa lang or kung premium, di ba? So, ano 'yan? At saka sa mga member. Oh. Sa non-member or sa member? Ah, sa member. Sa member at saka sa non-member. Ah, okay. So, for example, kung member ka na, di ba, right now, if you're a member, naka-standard ka man, kasi sa team namin, madami kaming ganyan. Hindi lang standard. Naka-7 business account, pero hindi nila ginagawa si iFern. Di ba? Una, bakit? Kasi mahirap. Mahirap. Di ba? And given naman siya, it's really a matter of perspective. Why? Kasi kahit naman magtrabaho, kung mahirap din naman, tama. Diba? Ang pinakaiba lang naman dun is may fixed income ka. Diba? Sa iFern, pag ginawa mo si iFern,
hirap siya, pero lucrative, di ba? Exponential yung income. So, paano siya magiging lucrative? Paano siya magiging exponential, di ba? I-maximize mo. Di ba? Kung naka-isang standard ka, i-upgrade mo siya, especially if you're decided to do the business. Kasi, nandun yung long term eh. Di ba? And madami din akong downline na naka-7 business account na, pero hindi pa rin nila talagang ginagawa si iFern. Why? Di ba? Kasi nga, ano sila eh, na-reject lang, na-frustrate, di ba? Nag-stop. And hindi lang naman sa iFern ka na ano eh, na nare-reject. Di ba? Even naman sa boss mo, kunwari, magpa-file ka ng leave, di ba? Tapos hindi ka pinayagan, di ba? Rejection din naman siya. Eh, pareho lang naman eh. iFern kasi is tinatrabaho mo siya. Do commission basis siya. Di ba? Unlike kung employed ka, di ba? May fixed income ka, pero it's the same. Diba? Nagtatrabaho ko pa rin. And even if you have your traditional business, for me kasi, it's really a matter of accepting and embracing lang what's really in store for you in iFern. If yung belief level mo talaga 100%. And syempre, hindi lang naman pwedeng ano, belief level, diba? You really have to work hard, diba? Especially as a couple. Kasi pag yung couple mo hindi kasi nusuportahan, mahirap din talagang mag-network. Diba? Mahirap talaga. Parang ano siya, imbis na ma-excite ka every morning, diba? Maiinis ka na lang kasi na yung nagiging source of away niyo eh. So, mag-stop ka. Eh, madami talaga akong downline na ganyan. They don't support each other, maybe because hindi pa nila nakikita. So, I hope, diba, meron dito, diba, na hindi pa nila gano'n talaga wino-work out si iFern. But, gabi nyo, diba, this is, mahirap siya, pero this is very rewarding. Long term. Yes. So, si Upline Basil naman. Actually, sinabi niya na lahat. Hindi, ano lang, basang sa akin lang, iFern talaga, networking, especially kung ito. Networking, iFern, is very challenging, but very rewarding. And perfect timing siya kasi ako talaga, kaya ako na-trigger or parang napansin ko ba yung sa iFern dahil sa Power Trio. Kasi since na si libre kasi yan ang gamot sa amin eh, pinapadala sa akin ni Lavi yung nasa Lucena ako, Mindoro. Tinate ko siya and for 2 years never ako nilagnat sipon with the lifestyle from San Miguel, doon nga yung mga activities namin, mga events namin. And doon ko naisip na totoo pala talaga to. Kasi usually kasi pag bata ka pa, parang or bata ano, pabata pa. Kumbaga, parang feeling mo na hindi ko kailangan ang mga supplements kasi malakas pa ako. Pero, and yun yung ano ko talaga, dun ko napansin sa iPhone, sabi ko totoo pala talaga na good for the health talaga siya. Na never ako sinipo, nilagnat. Kasi ang hirap yung na-assign ako dun sa Masbate, for 2 years ako dun na-assign. Kung imagine mo mag-solo ka lang tapos nilagnat ka, yung walang mag-aalaga sa iyo. Yun yung nakita ko na sabi ko, ayos to, pwede ko itong i-refer sa mga kilala ko, ganun. Kasi maganda talaga ang products na ito. Maganda pa yung business. And yung business pa, sabi ni Upline. And yun nga, basta ang sa akin lang is challenging but very rewarding. Yun yung experience namin. So, ayan ano. Congrats and thank you. Si ano naman, si Joan and Glenn naman yung sasagot, ano? Ano yung ano? Ayun yung mga advice. So, lalo na dun sa mga Spartans and specifically dun sa team namin, sa generals, sa elites, and sa Cavite Spartans. So, since nandito na tayo sa iFern, na-enjoy natin yung products, na-enjoy natin yung benefit, yung health natin. Sana tingnan nyo din yung business side. Hindi naman ginawa si iFern para kumunti, kundi para magpadami. Sabi nga, di ba, bakit ba tayo nag-start sa iFern? Kasi ang vision ni Sir Tom or ng iFern is sharing prosperity through entrepreneurship. Kahit na anong position mo or kahit na anong lisensya mo, pagkatapos o pagka-retire mo, ang isipin mo pa rin naman negosyo. Anong negosyo itatayo mo? Anong negosyo sisimulan mo? Ba't di mo pa isabay ngayon? Sa iFern, ang kagandahan, walang edad na pinipili. Walang estadong pinipili.
walang educational background na pinipili. Basta mag-start ka lang kay iFern. So doon sa mga naka-standard, since tatarbawahin mo din naman si iFern, mag-upgrade ka na ng Premium Plus. Doon sa naman sa mga may pera or doon sa mga may kaya na naka-Premium Plus, isama mo na yung family mo. Kasi hindi mo naman pagsisisihan. Kung ROI lang ang pag-uusapan or balik puhunan, napakabilis at napakadaling ibalik ng puhunan dito kay iFern. Benta mo lang lahat ng products. Bawi ka na. Tumubo pa nga ng 10% yung pera mo eh. Pero pag ginawa mo siyang negosyo, sabi nga nila Basil and Dayan kanina, di ba? Napakaliit na halaga nung iFern para sa business. Pero kaya mong kumita ng million in 6 months. Kaya mong kumita ng million in 4 months eh. Kaya ni, gaya ni Cap Jordan tumaman eh. Kumbaga, si iFern, susundan mo na lang or magtiwala ka dun sa mga kasamahan mo, sa mga upline mo, or sa mga mentor mo, or dun sa mga business partner mo. Magtiwala ka lang. Kahit magkanong pera ilabas mo kay iFern, kahit mag-family package ka or corporate package ka, kayang-kayang ibalik yung puhunan mo. Pero yung kayang ibigay ni iFern sa'yo, ikaw ang magde-decide. Ang kagandahan niyan, hindi mo siya gagawin mag-isa. Lalo na pag couple na kayo, so mas malaki yung potential. And syempre, kapag Spartans ka, syempre masabog yung market o yung business mo kasi hindi lang upline mo ang tutulong sa'yo, kundi pati mga crossline mo. Gaya nito na Spartans, pwede namang hindi na gawin to eh, pero para makatulong dun sa mga natutulog na iFern member o dun sa mga pinanghihinaan ng loob na iFern member, ginagawa ng Spartans Quinto or ng Spartans team para makatulong sa atin. So sana wag nating sayangin kasi laging sinasabi, di ba, health is wealth. Totoo yan. Pero pag sinabing time is gold, nasa iFern ka na nga, hindi mo pa ginagawa yung negosyo. Di ba? Tapos sasabihin mo, time is gold, time is gold. May oras ka pag Netflix, pero pag RBA, wala. Di ba? Hindi po ako galit, hindi po ako galit. Medyo ano lang talaga. Parami yung pern active ko. Sige, at dahil dyan, di ba, may surprise kami, no? Oh, sige, sige. Kaya play yung Joanne. Joanne pa. Sinabi niya lahat. Feeling ko din eh. So, diba? So, bago yung surprise mga question namin and answer, no? May mga tanong po. Pwede kami pumili ng 1 to 2 question, no? Pero before that, meron tayong surprise kay Applying Joan and Applying Glenn. Ano, diba? Mag-type na kayo yung mga tanong sa kanila, no? Yung gusto niyong maitanong sa kanila. Ito na yung time nyo para magtanong sa kanila. So habang hinihintay namin yung mga tanong nyo, meron muna kaming katanungan sa kanila. Unahin ko munang tanungin si Glenn. Applying Joanne and Applying Glenn. Diba? So sasagot nito, pastok lang natin to. Lights on, lights off? Lights off. So morning or evening? Both kayo sasagot ha. Both kayo sasagot ito. Morning. So, Fern D o Fern Active? Both. Six or chocolate? Pareho. Pareho daw. Pareho. Hindi, morning daw kasi nag-grind si Sir Glenn noon. Grabe naman. So, may energy ka agad sa morning pa lang, ano? Okay. So, okay. Applying Diane naman habang wala pang nagtatanong, no? Oh, applying Diane and applying Basil. Sige, ako naman, no? For you. Fast talk again. Lights on, lights off. Ano? Lights off. Lights off. Silver Fresh or Aurora Lotion? Silver Fresh. Wow. May palit ni Labi yun. Tahimik or maingay? Ano? Tahimik or maingay? Maingay. Okay. Last question. Sex or chocolate? Pwedeng both. Is there Basil? Parehas. Pwede sabihin yan eh. Ayan, so last question po tayo. Thank you po no sa ating konting kalokohan, di ba? So last question. Mga bata dyan, ano? Yes, may napili na po tayo. Napakaganda. Simpleng tanong lang pero napakaganda, no? Upline Diane. Kay Upline Diane muna. Okay, Upline Diane na question. And Upline Basil, no? Ano ang pakiramdam nyo na dalawa na kayong nag-a-iFern? Ako, ano, lagi ko to sinasabi, ano, masaya. Masaya ako. Mas masaya yung pamilya.
mas masaya kami as a couple, mas magaang yung buhay, mas magaang lahat. Kasi nung time na may career siya, 'di ba? May career ako, may income ako sa iFern, malaki yung bumapasok na income, pero 'di ba, kututusin may pera na eh, pero hindi may aspect sa amin na may kulang. Ngayon that we support each other, mas open kami, 'di ba? Wala nang ano, wala nang away-away, 'di ba? Love, love, love na lang. And because of iFern. Yes. Tama. Time is precious, kumbaga, diba? Kailang, sabi ni Sir Barry na magre-retire ka, magbi-business ka din, eh why not na pwedeng as early as now, yun nga, perfect timing, gawin natin. At least magkasama pa yung buo pa ang family. Important. Ay, add ko pala, kasi diba, this time of pandemic, isa din yung na-realize natin. Diba, parang ang dami kong kaibigan, nagugulat na lang ako, nagpo-post, namatay yung asawa, namatay. Yung kausap pa lang namin, parang kausap ko pa lang a few days ago, tapos nagulat kami, tumagano kong GR, namatay yung downline namin na asawa sa Kidapawan. Ang daming ganun, na parang, just imagine, diba, you have your money, you have everything right now, pero yung tomorrow is never a promise, diba? So, doing iFern together, mas nagiging stronger kami as a couple, yung faith to God, and talagang we savor every moment, diba? Wala kami nami-miss sa milestone ng mga bata. Kaya, iFern is really the answer. And I think. So, grabe, ano, sakto sa inyo yung tanong, ano. So, ito naman, no? Katanungan to para ka na Glenn, ano, to saktong-sakto sa iyo to, 'di ba? Sa inyong dalawa. English eh, ikaw na magbasa. How would you educate those who say that iFern is a pyramiding scheme or scam? Yes, sakto sa inyo. Sino po 'yung nagtanong? Wait lang. Copy-paste lang namin siya kanina eh. Wait. Okay. Sa employment ganun din naman eh. Pyramid din naman ang ano eh, ang structure. Kahit saan naman, kahit sa government, pyramid din naman ang structure. So, siguro mas maganda na ikaw mismo ang mag-research what is network marketing. Kasi yung mga ano ba tawag natin doon, yung mga ignorante, yung hindi mo lahat mapi-please. So, may mga tao talagang hindi pang iFern. 'Di ba? Sabi nga, pag iFern ka, matalino ka. So dapat ikaw mismo as a iFern member, alamin mo kung bakit ka ba talaga dapat mag-iFern. Kumbaga, ikaw mismo tingnan mo kung scam ba talaga or pyramiding ba talaga si iFern. Kasi baka ikaw mismo nagdududa. Kasi kung ikaw iFern ka saka inaral mo si iFern, kahit anong negative na tao na sabihin sa iyo, isasampal ko sa kanya tong isasampal ko sa kanila yung ano, yung checky ko sa iFern eh, saka baka alam mo yon, dadaan ako na lang sila pag naka luxury car na, kakawayan ko na lang. Okay. Tapos yung pagkawayan, no? Baliktad na agad na nila. Kaya nga, kumbaga, ikaw mismo dapat alam mo na iFern lang yung malakas. iFern lang yung sagot, iFern is the answer. Wala nang iba. 'Di ba? Kahit anong industry puntahan mo ngayon. Yung vice president nga ng San Miguel, 'di ba? 'Di ba Sir Basil, nag-iFern eh. Yung mga doktor nga sa Cebu, nag-iFern. Yung mga lawyer nga nag-RBA eh. Tapos ikaw, 'di ba? Wag kang makinig sa mga ignorante or wag mong pansinin. Kumbaga, hanapin mo yung tamang tao. Ako, 'yun ang pinagpapasalamat ko sa iFern na totoo akong magdasal. Pinagpipray ko palagi, sana ibigay sa akin yung mga tamang tao. Kaya sobrang pasalamat ako sa mga downline ko kasi pinagdasal ko talaga sila. So, ang goal ko is tulungan din sila kung ano yung nararating ko ngayon sa iFern, hihilahin ko sila pataas. Yeah. Kumbaga, masarap na maraming kasama, masarap, tulad ng sabi nila, masaya. Sobrang saya kay iFern. So, wala ka nang hihingin pa eh. Ganon. Ay, ayoko nang pindagyan. Ako nga. So, ayun ano. So,
Ayan, okay. So, thank you, no? Thank you, Upline Dayan, Upline Basil, Upline Joan, and Upline Glenn. Pero syempre, no, thank you din po sa almost 200 participants natin na nandun din sila sa Facebook, no? Kumapit din sila. And thank you so much po sa binigay nyo na oras. And ako, no, ikaw, Love, anong natutunan mo ba ako, ngayon? Share ko lang yung lesson na natutunan ko ngayon, ano? Sa lahat ng, ako, ano, sa lahat ng success ko sa buhay, hindi ko naman siya mararating kung wala siya. 'Di ba yung ano yun na may English nun, hindi ko lang sinabi at hindi ko maayon eh. 'Di ba so behind the man success there's a woman. 'Di ba? So gusto ko na rin i-take itong opportunity na to para magsabi sa iyo ng thank you. 'Di ba? And I love you. Kiss mo na. Yeah. Alam niyo kayo sorry, lang. Sorry, I'm playing diba? So ay totoo 'yun, 'di ba? Kasi hindi naman ako magiging SFBP and Multi-Millionaires Club kung wala siya. Diba, sabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling sa English. Ay di pagka mayroong mga post na English-English, siya na yun. Diba, so, kung ano yung strength niya, kainaan ko naman. Kung ano yung strength ko, kainaan niya. So, yun lang, ano, so, mas masarap talaga siyang gawin ng coupon. Yan, ikaw lang. Oh, grabe, no? May pag-anon ka pa, kaya pala. So, anyway, no, sa akin naman po, ako sobrang thank you, Upline Dayan, Upline Basil, di ba, Upline Zoan, and Upline Glenn. Kasi even ako, sobrang dami ko nakuha, di ba? And sobrang may mga bagong tips, di ba, paano mag-iFriend together. And ako, na-realize ko ngayong gabi, and of course, may mga sa participants natin ngayon, pag-couple kasi kayo, you can divide the task, eh. Di ba? Imagine, pag may kinoclose ka na tao, 'di ba? Ako mag-RBA, siya mag-closing. Or pwedeng siya mag-RBA tapos ako mag-closing, 'di ba? Pero multiply yung success, 'di ba? Alam po 'yan ng mga couple dito kasi yung income, 'di ba? Alam natin diyan lalo na pag times 3, 'di ba? Time 16 times 3, oh. 'Di ba? Tapos times 2 pa. Gets nyo ba? So imagine po, multiply yung success tapos mas magaan kasi dinivide nyo yung task. Siya mag-RBA, ako mag-closing, so mas masarap po. Kaya kung may mga participants dito na hindi pa kasama yung asawa nila, di ba, i-push nyo na kasi mas masarap na magaan siyang gawin pero yung success mo times 2, times 3, times 4, di ba, minsan nga times 6 pa, di ba? Wow. So yan lang sa akin. And syempre, last statement from the guest, di ba, from the couple, Sir Basil and Ma'am Dayan. Ma'am Dayan. Ayan, last statement po last from statement. You. Na pwede mong iwan, no, sa amin ngayong gabi. Ayan. So, ikaw ba labi ako? Ayan. So, ako daw. Ako na daw. So, siguro, ano, dun sa mga couple ngayon, di ba? Again, mas masarap gawin si Ifern na magkasama kasi mas magaan, di ba? Tsaka yung blessing, di ba, hindi na ba-block. Because, anyway, pareho kayo nang tinitingnan, one goal and one vision kayo together. Then second, 'di ba? Yung challenges kasi dun sa business is kami personally, 'di ba? May mga set of challenges din kami. Pero kasi nga you're doing it together, eh. Team kayo, eh, 'di ba? As husband and wife, talagang dapat team kayo. And ito din, doing iFriend together. Dito, isa din to sa nakakapag-strengthen is ng marriage namin. Diba? So, yun. So, support each other, love each other, and yung tagumpay ko, diba, my success will always the success of my husband. Kung ano man yung success niya, it will always be my success and our family success. That's all. Thank you. Yes. Oh, Mr. Sir Bas. Ayun, ano na kami? Team Moreno. Team Morena superstar. Okay. So, thank ayun you. Naman si na Glenn and John naman last statement, no? Para Team sa Black, 'di ba? Team Black naman sila. Sa akin siguro dun sa mga nag-iFriend na hindi pa hindi pa na-accept nung partner nila yung napili nila na industry. Siguro masasabi ko lang, supportahan natin yung mga partners natin doon sa passion nila. Kasi kung hindi, sino pang susuporta sa kanila? Diba? Baka mamaya may ibang mag-support dyan, sige ka. Diba?
Ayan, si ano naman, si Glenn. Last word. So, thank you very much sa opportunity. And yung mga event ni iFern dapat hindi niyo pinapalampas. Kasi ako, nung napanood ko yung kickoff, na ina-award din yung power couple, tapos may regal power couple. Sabi ko, gusto ko rin yon, yung 40 million combined income namin dalawa. Imagine mo yung buhay na meron yung mga anak namin, yung buhay na pwede kong ibigay dun sa baby namin. Sobrang saya. Bonus na nga yun eh, kasi yung health lang, tulad ko, yung parents ko, pareho ng senior, pero sobrang blessed kasi nag-iFern sila pareho. Walang maintenance drugs, wala kaming iniisip na sakit. So yung mga achievements namin sa iFern, so parang bonus na lang. And even kami as family, yung mga anak namin never pa nagkasakit simula nung nag-power trio sila. So kinikendi nila yung Milka. So doon sa mga may asawa na hindi pa nag-start mag-iFern, yung pakita mo sa kanya na gusto mo yung ginagawa mo. Pakita mo na kaya mo siyang gawin kahit ikaw pa lang mag-isa. Pag nagresulta ka kasi, matatauhan din 'yan. 'Di ba? Wag na kamong hintayin na mas mataas pa yung income mo sa iFern kaysa sa sweldo niya or sa income niya sa business niya. Kasi sa ibang business, traditional business, pwede kang kumita, pero ikaw lang. Hindi kayong mag-asawa. Kumbaga, kikita ka, pero hati kayong mag-asawa. Dito kay iFern, pwedeng pareho kayo ng kita. Pwede kayong parehong top distributor, pwede kayong parehong millionaires club, pwede kayong parehong presidential director. So, sobrang ganda na opportunity na binibigay sa atin ni iFern. And sana makita nyo yon as soon as possible. So, kung yung mga nagdadasal and yung mga humihingi ng sign, yung mga naniniwala sa sign, so ito na po yung sign, gawin nyo na po yung iFern and hilahin nyo na yung buong family nyo or yung mga partners nyo dito kay iFern. So hindi kayo magsisisi. Yes, tama no. So sa lahat ng participant dito no, sa lahat ng mga Spartans, so lahat ng team na nandito, yung mga non-members ano, 'di ba? So hindi lang sapat na ma-inspire ka, no? Hindi lang sapat na may ano, so yung natutunan mo, kailangan mo siyang gawin. Kailangan mo ng action. Diba? Masarap makinig sa mga guests natin ngayon. Marami tayong napulot. So, hindi pwedeng nasa utak lang natin siya. Kailangan i-apply natin siya. Diba? So, sabi nga, application equals nun sa result. Diba? So, lahat ng natutunan mo ngayon, i-apply mo ka agad. Diba? So, yung natutunan mo, lakasan yung speaker, lakasan mo na para marinig ng partner mo. Diba? Kung bumili ka ng ano, subwoofer na. Diba? So, sabi nga nila Dayan, no? So ito nakatulong sa kanila. So lahat ng natutunan mo, ito lang yung pwede na. 'Di ba? So kung ano, no. Hindi, kumbaga ito na yung time, no? After dito, tabihan mo na yung partner mo, 'di ba? Kausapin mo na, heart to heart talk na kayo, 'di ba? Mag-game plan kayo for your iFern business. Diba? And kung wala ka namang partner, edi... Payama ka na lang, magkakapartner yes. ka. So, ayun, thank you po sa lahat, diba? Sa lahat ng participant, bago yun... Sabi ni Applied Carlo, out of stock na naman ang Fern Active. So, ayun, bago tayo mag-picture-picture, meron muna kaming ipapakita sa inyo para... Yes. Yan, para ma-remind tayong lahat, no? Yes, no? So, wag nating palampasin ang mga event na to. Meron kaming reminder lang ito para sa mga upcoming na event natin. So tapos na 'to ngayon, saka next na tayo. Saan na 'yan? Wait lang, yung pala 'to. Ito. Wait lang, paano ba 'yan? Wait lang, ano, merong... Tama talaga si Applying Byron, no? Dapat dalawa na yung ano. Oo, dalawa yung screen. Wait lang. Ayan, so syempre po, next Monday, meron na naman tayong kaabang-abang na Meet the Spartans, no? Kung ngayon, power couple, next segment po natin is, ayan, The New Bloods. So, hosted by Applying Joanne, Enehosa, and ang mga bagong rising...
leader, yan. No, ng Spartans. Yan. So, next MTS ito. Exciting po to kasi baka meron ka diyang mga downline, no, na bago lang sa ganitong industry. And imagine, no, si Applying Joan po, sobrang bago lang din siya sa ganitong industry. So, ayan, ito? Syempre ang ating meet, ang ating Spartans all in RBA, no? Applying, 8 PM. Yes, no? Applying JM and Murado and Captain Jordan Tumaman. October 14 po yan, 8 PM. Ayan, so October 14, 3 PM. Yan, Applying Paula, diba? And Applying Jai Aydalia po. So, lahat ng team mo, i-plug in mo dito. Diba? Imagine, napakagagaling ng mga magpe-present ng iFern business natin. And of course, no, syempre, dahil meron tayong non-stop na RBA, eh meron tayong extended na promo, diba? From the Spartan score. So, imagine po, diba? Maximize nyo na yan. I-maximize natin dahil na-extend, diba? So, yung standard package po, no, may raffle entry ka na 500 peso. Na isa, diba? Standard package, 500 pesos yung pwede mong mapanalunan. 10 winners, sobrang dami. And premium, 1,000 pesos. 10 winners again. And premium plus po, 1,510 winners again. So, i-plug in na po natin, no, yung mga raffle entry natin. And yun nga, syempre, mag-plug in tayo dun sa ating pong RBA. Ito naman, no? So, syempre, dun sa, ano na yun, the art of closing. Diba? So, syempre, bago yung raffle, umattend muna kayo ng training. Diba? So, syempre, ito yung mag-training na sina-applying Winnie, applying Jelly, app Crystal, and applying Cielo. Diba? Grabe yung mga senior power girls, no? So, yes. Iba yung ano nila. So, attend kayo dyan. Marami kayong matututunan na bago. Diba? So, kung ikaw nagtatanong na paano nila nagawa, ito sa, sila yung gumawa sa mga power couple na to. Diba? Kung bakit na merong J.M. Moradon Alain, Basil Dayan, Joanne and Glenn. Attend kayo dyan. Diba? So, ito pa. Ayan, no? So, gusto niyo po bang malaman kung bakit sobrang inspire na inspire, di ba, ang ating mga power couple ngayon? May ipi-play lang po kami na video na konti, no? So, panoodin niyo po itong mabuti. Yan. So, ito, no? Para sa mga gusto pang makahabol. Panoodin po mabuti, di ba? So, bakit sumusuporta na yung mga mag-asawa? Yan. Supportahin yung asawa nyo, kasama kayo. Kasi kayo rin naman, in the end of the day, kayo rin ang gagastos ng pera. Charot! Nasa inyo din yung passbook, di ba? So, support nyo na lang. Kasi di mag-asawa kayo eh, di ba? So, support nyo lang na support. Pag tinopa kayo, bili kayo ng bag. Bukas wala na, di ba? So, sa akin yon yung walang naiiwan sa aming dalawa, kasi People Asia siya, Man of the Year siya, very, very, ano ko, very proud ako for him. At kahit naiiwan niya ako, masaya ako kasi mahal ko siya. You always choose to love and understand. It's a choice. Yes. Yun yun eh. Happiness kasi yun eh. Yung maging masaya ka, accept mo, yun yung happiness ko. Kaya ang ganda-ganda ko, sister. Ayan, di ba? So alam nyo na kung bakit sobrang inspire ang ating mga power couple ngayon. So available pa yan kung gusto mong mapanood, di ba? Kung gusto mong mapanood ang segment na yan, di ba? Nabitin ka, di ba? Tawagin mo na yung mga downline mo. Pay-per-view po available pa rin 1,200 pesos sa atin pong dashboard. Di ba? May chance ka pa no, na mapanood ang mga naganap no, sa Las Casas sa Bataan. Okay, so imagine 29,500 po, no, yung bayad doon. Pero tayo 1-2 lang. May chance ka nang ma-experience yung na-experience nila doon. So yun lang po, no, purchase na kayo ng pay-per-view. So ayan, picture-picture na tayo, no? Yes. Yung iba, gutom na. Wait lang, last na to. Sige, iPhone sign. Speaker muna tayo. Bigyan natin muna sila ng chance mag-on-cam lahat. Oh, yan. Sa speaker pala muna. Okay, ayan. So, speaker. Yan.